Asul, pula, dilaw. Tatlong bituin nakapalibot sa may walong sinag na araw. Pilipinas, iyan ang tawag sa aking bansang sinilangan. Pilipino naman ang aking pagkakakilanlan. Iisang bansa, ngunit may samot-saring mukha ang kultura. Maging ang mga tao rito ay iba't iba ang itsura. Tila marami na ang nagbago sa paglipas ng panahon. Sa kagustuhang mula sa kahirapan ay makaahon, ay lumuwas ng probinsya upang tumungo sa mabangis na lungsod na ang ngalan ay Manila. Nagtitinda lang po kami doon sa Katimar sa may sidewalk ng mga kakanin, yung mga inumin na sago, mga ganyan, banana queue, para kami po ay mabuhay. Nag-aral yung mga anak ko dito sa Bukas Palad. Lahat sila naman dito nag-tinder. And hanggang sa mag-elementary, high school, natutulungan ng Bukas Palad sa mga financial, yung mga gamit sa eskwela. Since kinder po, dito po kami nag-aral. Ito po yung naging second home namin. Tapos dito na rin po kami natuto yung mga values po, yung unity po as a family. Pumapasok po ako, kunyari, wala po talagang perang maibigay yung mga magulang ko sa akin. Tapos, so di po ako nag-aalmasal nun. Tapos, napasok po ako ng kahit pamasahe lang po yung dala ko. Tapos, so habang nasa school po ako, iniisip ko na lang po na makakayanan. Tapos, parang lilipas rin yung araw na yun. So, talagang na-experience nila ang ganong mga sitwasyon. Kailangan talaga namin kayanin para sa kanila. Sa pagkakaroon lang po namin ng pagkakaisa po, tas yung respeto po sa isa't isa, nagagawa na po namin ma-solve yung mga problems po na. Sa ngayon, ang mga anak ko na yung talagang nagpupo sa akin, ya mo na ma, bukas meron na yan, gaganon sila. At least ako, hindi pa naman nawawala na pag-asa kasi andun pa rin si God na alam kong gagabay sa amin para sa pang-araw-araw namin para makatulong. Andun pa rin ang aking pananampalataya, nagdasal ako na, Panginoon, tulungan mo kami, huwag niyo kami babayaan. Alam kong binigay niyo sa amin ito para alam namin kakayanin namin. Hindi rin naman matatawaran ang kanilang pamihirang katangian. Gaya ng pagmamahal para sa pamilya hanggang sila'y tumanda. At sa kabila ng kahirapan, kaguluhan, sakuna at iba pa, ngiting hanggang langit pa rin ang mababanaag sa kanilang mukha. Gamitin natin ang mga karanasang nag-iwan ng marka sa ating nakaraan upang lumabas sa apat na sulok ng ating pag-aalinlangan. Walang sino o anuman na makahahadlang sa atin kundi ang ating sarili lamang. Maaaring may mga bagay na hindi natin kayang baguhin pa, ngunit maaari nating baguhin ang ating pananaw ukol dito. Hindi ang galit ang kabaligtaran ng pag-ibig, kundi ang hindi pagtugon at pagsasawalang bahala.